Good morning mga kanegosyo. Ngayong araw nga pala ay dito ako sa pwesto ng kuya ko. At ipapakita ko sa inyo kung kaano nga ba kadami yung 1 million na puhunan sa grocery. Hindi kasama yung ginasto sa building yan mga kanegosyo. Pero bago tayo magsimula, samahan niyo muna ako mamili doon sa bayan dahil may mga pipilhin ako mga paninda. Ayun, magkakarga na naman kami ng krudo bago kami umalis para hindi tayo maubusan sa kalsada ng krudo. Kaya na yung dalawang kalbo na karan, mahaba na yung mga buhok nila. Ayun na, at bumiyahe na kami papuntang bayan. Mamimili pala muna kami ng mga basket na gagamitin para sa bagong open natin daan ng kuya ko. Tapos nun, mamimili rin kami ng mga prutas at mga feed supply. Ito pala yung poultry supply na kinukuna namin ng mga feeds. Yan yung bodega nila. Mamaya, mamimili kami dyan. Ayun at nandito na kami sa bilihan ng mga basket. Ito pala yung basket na to yung gagamitin sa bagong pwesto ng kuya ko. Bumili rin pala kami ng malalaking basket na ganito. Lalagyan pala to ng mga nirepack na mga asukal, mga asin, harina. Yan. Maganda yung gamitin. Tapos matibay siya, sobrang kapal ng ginamit na plastic. Ayun at binayaran na nga namin sa counter station. Bumili rin pala kami ng calculator dahil nasira na yung mga binili namin na mga kalkyo. Katagal na kasi yung nagamit. 380 pala yung bili ko ng gantong kalkyo. May solar na siya. Tapos di battery. Naglakad na lang pala kami papuntang bintahan ng mga prutas dahil mahirap yung parking area dito sa amin. Ito pala yung mismong bayan sa amin. Yan na pala yung mga nagtitinda sa gilid-gilid. Damang-dama na talaga yung Pasuan kasi marami na mga nagbibenta ng mga prutas. Tapos marami na rin mga tindahan dito sa mga gilid kapag magpapasko na. Ayun at nabili rin pala ako ng kunting laruan para sa mga bata. Dito pala ako bumili sa tindahan ng laruan. Bumili rin pala kami dito ng mga plastic at mga straw. Dito na nga pala yung mga basket na pinamili namin. Dito pala kami sa mga bilihan ng mga prutas, mga gulay. Namili rin pala kami ng mga sibuyas, bawang, mga sayote, repulyo. Bumili rin pala ako ng pungkan. Yan, titinda ko yun sa pwesto ko. Check muna bago kuha para hindi tayo malugi. Bali, 750 pala yung puhunan sa isang karton yan. Mura na. 5 piso na lang per piraso ang pinatakan. Binta mo 10, may 5 piso ka na. Kahit maliit, basta may kita, okay yun. Dito na pala kami sa bilihan ng mga pits. Yan nga pala yung mga stock nila ngayon, medyo kukunti. Dahil marami na nag-pick up kanina. Kunti lang rin palang pipick upin ko ngayon mga pits dahil nabalitaan ko na may bagyong tatama dito sa Palawan. Mababa kasi yung area ng pwesto ko. Ayun, ito na ngayon mga pinamili namin. Yun na yung mga basket na sa bubong na ng truck dahil medyo puno na yung truck. Yan nga pala yung mga pinamili namin. Mga sibuyas, itlog. Basta kung ano yung mabinta yun ang ibinta nyo. Naglabas ka lang. Ayun at ipapakita ko na nga yung pwesto ng kuya ko. Bali yung pinuhunan niya pala dito sa laman lang ng paninda niya ay mga estimated 1M or sobra pa doon. At kung nakaabot ka sa part na video na to ay huwag ka maya mag-comment kung aga saan ka para malaman ko kung saan na nakakaabot yung mga video na ginagawa ko. Ito na nga pala yung loob ng sari-sari store ng kuya ko. Dinidisipli pa nila yung mga ibang mga staff na dumating dahil kaka-open lang nito ngayon. Sa mga gusto rin magtayo ng ganitong simpleng sari-sari store, mag-start mo na kayo sa maliit na halaga. Hindi nyo kailangan mag puhunan ng malaki. Kung ano lang yung kaya ng budget nyo. Sa mga gustong magtayo rin ng ganitong negosyo, huwag kayong matakot mamuhunan dahil okay rin naman yung income sa ganitong negosyo. Basta kailangan mo lang tiyaga, sipag, strategy, yun lang naman ang kailangan mo doon. Sa buildingan pala na ginastos niya dito ay
Estimated ng 600,000. Light material lang pala yung ginamit niya sa taas. Sa baba naman ay concrete. Bali, dalawang palapag pala to sa baba yung kwarto niya. Tapos doon rin yung mga lagay ng mga stocks.